Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Now, handa na ba kayo? KP, kilos pronto. KP, kilos pronto. Servisyon totoo, mga boss. Ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Ayusin mo ang pagkakamali mo. Huwag mo ipataw sa pobreng inosente. Lahat ng question ay may solusyon sa bawat hinahin. Pinirmahan niya yun, so alam niya na domestic helper papasukan niya. Kaya lang siya lumayas, hindi na sunod ang kontrata niya. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Culpo, wala kang ligtas. KP, kilos pronto. Pagod na po ako, hindi ko na kaya. Ngayon yung mga nag-agribyado, meron ko yung kakampi. Ito pong kilos pronto, tutulungan namin kayo. Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpi-tumpi at kumikilos agad-agad. Kilos pronto, ang ating sumbungan. Madali lapitan at agarang kang matutulungan. Dahil higit sa sumbungan, investigar at isyong kailangan solusyonan. Ang serbisyo publiko ay dapat KP, kilos pronto. KP, kilos pronto. KP, kilos pronto. Gustong magkabahay? Dismayado! Kumpanyang nakausap, maraming atraso. Alamin sa Kilos Pronto. Western Union sa Lopez, Quezon, inireklamo. Perang ipinadala ng isang OFW, napunta sa ibang tao. Alamin sa Kilos Pronto. OFW sa Saudi, sumuko. Sobra sa trabaho, biti naman sa sweldo. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at palitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Ngayon po na maulang Martes. Uy, umuulan na. January 16, 2018. Live po tayo napapanood po sa PTB4. Sa Facebook page po namin, sa Kilos Pronto. At sa aming pong website, bitagmedia.com. At syempre, napapakinggan din po tayo sa mga mamang tsuper po dyan na nasa kalye. Radyo Pilipinas 2, 918 kHz. Yun. Okay, anyway, habang inuulan tayo, sabi ni Secretary Harry Roque kanina, yung itong reklamo ng reklamo itong Rappler at nagngangaw-ngaw, sinisikil ang kanilang press freedom. Sabi ni Secretary Roque kanina, 11:30 na press pasalamat kayo at hindi militarya pumunta dyan. Kung hindi, pinadlock na opisina ninyo. Kasi ngayon, sabi ni Secretary, napansin naman ang lahat na tolbe. At sabi na rin ng SEC, wala naman pinapadlock, Erwin. Ang pinapasagot sila kung bakit mayroong mga dayuhan na pagmamayari dyan. Pagin sa konstitusyon daw. At pag media, 100%. Ibang kumpanya pwede. 30%, 70%. It's a corporate problem. Correct. Ayaw nag-ihikayat na rin si Maria Reza ng Press Freedom Rally, magpunta na sa EDSA kahapon. Yoko. Kaya nabuisit. Abay, una sa lahat, linawi natin, ano? Ang ina ng lahat ng batas sa Pinas ay ang saligang batas. Konstitusyon. Ngayon, kung ang panawagan itong si Maria Ressa na parang ito naman ay mga due process curtailment of press freedom na kanilang sinisigaw, yung lisensya, yung sinasabing rehistrasyon ninyo
Palay na nga ang inyong freedom dyan to express whether you're defiance, whether you're defiant, or whether yung sabihin natin, ito naman kuminsan confrontational, lahat ng ginagawa ninyo, wala naman problema. Bakit yung itong tinitingnan yung papeles ninyo? Linawin natin, yun lang kasimple, nananawagan ng people power. People power ba yan? Sabi nga, until now. Until now. Sinakya naman nila Trillano, ay, sus, Mario. Ay, mga, nila Bam Aquino. Ay, mga kulang-kulang yan eh. Oh. Ang sabi nga, hindi naman sila pinipigilan magpahayag pa rin. Oh! Tuloy pa rin. Oh! Basta ayusin ninyo yung kontrata ninyo, yung resensya ninyo. Yung reporter nila nandun pa sa presensya. Tama. Tinatanggal. Hindi naman binaban. Sa kongreso pa. Alam mo yan, ginagawa nila, ginagamit nila yung oportunidad para sumikat pa. Ay, di. Okay. Eh ngayon, sumikat na nga kayo. Open leverage sila, Tolbe, para hindi sila kagad-kagad mapasara. Kaya sinasabi nila ngayon, basahin mo sa New York Times, kaya bigyan nila, na ika nga, Rappler, news online agency, shut down by the Duterte. Grabbing, shut down. Agency, shut down by the Duterte. Fake news. Grabbing slant. Ito ngayon ginagawa nila ay parang humihingi sila ng parang simpatya. Yun na nga. Parang ganun. Naghingi sila ng rally, pero so parang palista, anim pa lang. Gawin na lang natin, kawaan na lang natin sila. Okay. Kawawa naman. Huwag na ho natin patagalin pa. Ito na ho ang ating pong public service. Ito, unang story ho natin. Perang ipinadala ng Pinay caregiver dyan ho sa Taiwan para ho sa tatay na may sakit. Mm-hmm. Hindi ho nakarating po sa kanya pong pamilya. Tako. Sagot po ng remittance center na pinagdalhan po ng pera, ibang tao daw ho ang kumubra. Bye! Bakit kaya? December 12 po, 2017, nagpadala po ang Pinay worker na si Melissa Perdialba. Tumanan ng pera po para sa kanyang pamilya sa Quezon Province. Okay. Gamit yung pangalan po ng kaibigan na si Luz Biminda Bendal. Okay. Ipinadala po ni Melissa ang pera sa kanyang kapatid na si Maynard Perdialba. Nasa Lopez, Quezon. Sa pamagitan po ng, ito yun, no? Western Union. Madalas daw gamitin ni Melissa ang pangalan ng kaibigan, kaya kampante siya na makakarating daw yung pera sa pamilya. Pero ipinagtataka ni Melissa, sa unang transaksyon, hindi niya pa ibinibigay ang control number ng perang nagkakalaga po ng 6,000 pesos na ipinadala ng pamilya, abay na-claim agad ito ng ibang tao. Sa pangalawang transaksyon, hindi pa niya nakukuha ang transaction number na withdraw ulit ng ibang tao ang 13,000 pesos na ipinadala ni Melissa. December 17 naman, paring Erwin, paring Ben, nang umuwi si Melissa sa Pilipinas, pinuntahan niya ang Western Union Lopez Quezon branch para alamin kung sino daw yung taong nagkiklaim po ng pera. Pero sinabihan siya ng remittance center na magsampa na lamang daw nagreklamo tungkol dito. Ganun sila katapang. Ay, kita mo nga tarantado. Ay, lukundo ko to. Hindi yan ang unang reklamo. Marami ng reklamo dyan. Kilala sila dyan pagdating sa reklamo. Nako, anyway, kasama natin ngayon sa studio si Ginoong Jay Perdialba, ang kapatid ni Melissa. Jay, good afternoon. Magandang hapon. Anong sabi ng Western Union? Sabi po, magsampa na lang daw ho ng kaso. Dahil wala na daw po yung pera sa kanila eh. Na-claim eh, sino daw kumuha? Taga San Pedro daw po Laguna. Ang pangalan din ay Maynard Perdialba. Pero paano nakuha ni Maynard kung wala yung transaction number? Yun na nga po ang pinagtataka namin. Ano sagot nila doon? Hindi mo sila tinanong, bakit ma'am nakuha eh wala naman yung transaction number? Kasi nung pumunta po ang kapatid ko sa Western Union sa Lopez Quezon branch, ang sabi ay wala na daw po yung pera, na-claim na ng iba. Na-claim na. Ay, may sindikato. Meron yan? Talaga. Kanina, nakipag-ugnayan. Tolben, paring Alex, nakipag-ugnayan sa opisina, tayo sa opisina ng Western Union, Lopez Quezon branch. Naku. Pero tumangging sumagot sa atin si Annalisa Olivares, isa sa mga kahera doon. Hindi pa rin sumasagot sa email natin ang pamunuan ng Western Union main office. Siguro, walang may sagot na maayos. Kung hindi mayabang yung mga putok sa buhong yan, talagang ayaw lang tigas ng ulo. Ganun ang dating. Anyway, nasa linya si SPO3 Rodel Paloma, hepe ng investigation section ng Lopez Municipal Police Station. Magandang hapon po, Sargento Paloma, sir. Magandang hapon po sa inyo, sir. Apo, si Erwin Tulfo po ito, kasama si Alex Santos at Ben Tulfo. Live tayo sa PTB4, Sergeant. Magandang hapon po sir sa inyong tatlo. Apo. Sir, ito pong siguro na naisampa na ba sa inyo itong reklamo ni Jay Perdialba hinggil dito sa kanyang claim sa Western Union dyan sa
Lopez. Lopez Quezon, sir? Sir, sa ngayon po, wala tayong records. Makabubuti po siguro, sir, kung ano man po ang concern ay maiparating po nila ng personal sa atin. Okay, pero sige. Pwedeng magsampa ng kaso, sir, ano po ang PNP laban dito sa Western Union? Medyo mabigat po itong kumpanya na ito, Sarge. Opo, sir. At kung ano po yung lalabas sa ating isasagawang investigasyon as soon as maka-interview natin yung complainant, action po tayo. Okay. Oh. Maaari po bang makakuha kayo ng CCTV copy, footage? Kasi sabi, na-claim na raw ng ibang tao. At nang sabi pa sa kanila, magsampa na lang kayo sa kaso sa presinto. Sagutin na lang namin sa pulisya. Nako, Diyos, Mario Joseph. Opo, kukunin po natin lahat ng kinakailangan na ebidensya, katulad nung nabanggit nyo, at iba pa po na pwedeng makatulong para po mag-progress yung kaso. Sige, Sarge, mapuntahin na lamang po namin yan. Samahan po ng mga staff namin itong Sir Jay, itong complainant. Opo, at sana po makadating agad sila para matulungan po natin agad. Alright. Salamat po, Sarento. Magandang hapon po sa inyo. Samantala, nasa linya naman na Tolben, para Alex, si Director Pia Roman Tayag, ang Financial Consumer Protection Department ng Bangko Sentral. Direktora Pia, good afternoon. Ay, good afternoon po, and thank you ulit sa pag-imbita niyo. Ay, kami yung nagpapasalamat lalo na, at kaya napakabilis po ninyong sumagot at may nalalapitan kami. Ito po, ma'am, isa rin namang complainant natin, kababayan, pinapadalhan siya ng ate niya o kapatid niya ng pera mula sa Ibayong Dagat, OFW, through Western Union, dalawang beses na, pero dalawang beses na hindi niya nakiklaim dahil may nakiklaim na raw na iba. Ang sagot sa kanya ngayon, nung umuwi na yung nagpadala mismo, sabi raw, magsampa ka dala ng kaso, sasagutin nila namin sa korte. Tama po ba yan, Director Pia? Oh, nagulat din nga po ako, nakita ko yung write-up nitong complaint na to, no? Kaya lang, hindi nga ako makakasabi din dahil hindi pa rin to dinulog sa amin, no? Sa aming tanggapan. So, wala pa akong ibang details. Pero, ang ganito talaga kasi, maiiwasan pag meron yung proper procedure yung pag magki-claim, meron kasi yung fill up na form, dapat nasa kanila yung MTCN na tinatawag, yun ang ginagamit ng Western Union. So dapat talaga makita kung may irregularity. So ang sinasabi, ma'am, kasi ganito ho yan, pinapadala hindi actually doon sa kapatid kundi sa kaibigan. All right, pinapadala siguro si kapatid, wala pong ID, so doon sa kaibigan lagi niya pinapadalhan yung kaibigan niyon, binibigay naman. Pero, si ate, tinitext niya yung control number sa kapatid lang. So, nakukuha lang ni kaibigan, pag sinabi na ni Utol, ito yung control number pinadala ni ate. So, maski na mag-claim itong recipient yung nakapangalan, kung walang control number, hindi niya makukuha. Ang tanong ngayon ng pamilya, paano nakukuha? Kasi sabi rin naman, ay may nag-claim na doon sa Laguna. Paano nakukuha ng claimant sa Laguna kung yung control number hindi pa naibibigay ni kapatid? Oo, hindi po talaga dapat yan. Kasi dalawa po yan, hindi lang po yung control number, pati yung nagpadala, isasulat niya po kung sino yung kukuha. So, dapat ma-check po yun. So, dapat talaga din tingnan ng Western Union kung ano po yung nangyari dito. At saka, ma'am, hindi po itong unang beses. Maraming beses nang nireklamo sa amin itong Western Union na ito. Dapat palitan na ito. Manluloko Union na lang ito eh. Kung po pwede po, sir, pwede nilang ireklamo din sa amin dito para masabi namin sa Western Union. Kasi doon po sa aming consumer assistance mechanism, talaga pong mapipilitan silang sumagot within a given number of days. Ang tanong po, ma'am, pinaghirapan ng pobreng OFW, maibibigay ba sa kanila? Maibabalik sa kanila, ma'am, sa pamilya niya na pinaghirapan niya naman, hindi naman po libre na kinuha niya yung pera, ma'am. Oo nga po, ito sa particular case na to, hindi ko pa po masabi kasi nga wala akong yung other details at hindi pa po natin naririnig yung Western Union. Pero dapat po talaga kung may ibang tumanggap, meron po talagang nagkamali doon sa sistema. Ma'am, Director Pia, alam niyo ho, ideally, ganun ho dapat, ano? Pero dito ho, highly irregular na ho ito nakikita natin. Okay. Let's just assume ho, na mayabang ho ito talagang snub-nose ho itong Western Union. May pagkasingyabang na nagmamay-ari ho nito eh.
Ngayon, ang sinasabi ho namin dito, ma'am, alam ko, hindi ho kayo consumer, medyo, supposedly, dapat sa consumer, sinabi niyo, departamento? Opo, consumer protection po. Consumer protection. Hindi, kayo, ang sinasabi ko lang ho rito, ma'am, sa consumer protection, hindi ho ba, eh, ano ho ba talaga ang sasabihin nyo sa Western Union na wala naman ho sigurong lukulukong lalapit sa amin kung siguro ho dito nakikita natin. Ano ho mensahe ninyo sa Western Union? Paulit-ulit na ho to. Eh, nagiging pattern na ho nila. Nareklamo ho sila sa amin. Eh, we cannot say na wala pa sa amin. Eh, kami na ho mismo nagsasabi sa inyo, we did the investigation and everything, para naman ho malinawan ho yung tao na we cut ho yung sabing proseso, ano ho yung ideal way na dapat gawin ho ng Western Union at huwag magsuplado, sabihin, abay, magreklamo na lang kayo kung gusto ninyo. Well, number one po yun, dapat hindi magsuplado sa consumer. No? Bakit hindi ho natin sabihin, Western Union, huwag kayo magsuplado. Opo, actually, kami may mga, pag nagre-refer po kami, talagang kailangan sila bumalik within 7 days na tinignan na nila yung kaso. At na meron na po silang sasabihin. So, kunyari, nag-investigate sila, so ganito po yung nangyari, then we can facilitate po kung ano nangyayari. And to give you examples naman po, na may mga nare-resolve sa ganitong pamamaraan. So dapat talagang sumagot at aksyonan at tingnan kung ano talaga yung nangyari. Hindi ho natin na pwede, ma'am, tingnan na parang yung bakit ho lagi silang nare-reklamo? Ba't pa ulit-ulit ho? Sila ho ba'y namumodus ng sindikato sa katangahan nila or medyo sa mahinang sistema nila? Hindi naman, hindi ko rin po. Dalawang bagay lang ho, either mahinang sistema or katangahan ng kanilang sistema, kaya sila ng sindikato kapag hindi ho mahina or hindi katangahan nila, wala ho sanang reklamo. Hindi ko lang po masasabi, no, kasi sabihin na lang ho natin, mahina ang sistema kung hindi katangahan. Ano dapat na sistema ang gawin ho nila? Malinaw ho sa reklamo ho nito. Dapat po talagang meron silang sistema na may check and balance. Yun. Pati dapat mag-imbisiga ho sila, ma'am, no? Hindi ho nila simangutan kaagad itong consumer nila. Oo, kasi meron talagang breakdown na nangyari doon sa process. So, yun po yung dapat i-address, no? Ay, ilang beses po ba kailangan itong ireklamo doon sa inyong tanggapan ng mga ganitong klaseng mga irregularities. Oo, irregularities, mga ganitong klaseng mga remittance. Isang beses lang naman po, tapos ma-actionan din namin yun kaagad. Oo, dapat bigyan po ito ng mga warning, last warning, and then i-shut down. Gaano? Marami pa naman dyan. Gaano? Mga ML, mga Cebuana, NBC. Ma'am, gusto lang ho namin malaman, gaano ho karami itong kapalpakan? Hindi rin nareklamo ang Western Union. Kasi baka naman honoror lang ninyo na nasa horror na hutong role sila eh. Gusto ko lang humalaman gaano kadalas nare-reklamo ang Western Union sa kalang katangahan. Ay, yung sistemang mahina. Hindi ko po hindi, well, siguro ma'am, yung sibig sabihin, ilan na hong dumulog ng mga reklamo sa inyo sa iba't ibang action center ho na nare-reklamo ang Western Union? Meron naman po, pero actually, hindi naman po, like for 2017, hindi naman din po kadamihan. Mga sampo, ganun. Mga ganun po. Wala ganun, sampo. Marami nga. Pero ang maganda po doon, nasasagot naman. Binabalik naman nila yung pera, ma'am. Nasasagot naman po yung customers po, hindi na po nagre-reklamo. So, inareglo. Inareglo. Oh. Eh, kinakailangan ganitong gipitin na lang sila para maareglo. Siguro, sa tulong ng BSP, ma'am, kayo po ang nasa poder para matulungan natin itong si Jay. Sige po, kung pwede nyo din pong sabihin kay Jay na yun nga, pwede din siyang idulog po sa amin. Ayun, okay. Sige, okay. Alam nyo na din po naman yung aming sige, ma'am, contact information. Oh, samahan namin dyan sa inyong tanggapan si Jay. Po. Sige po. Para thank maisole you yung kanyang pera. Okay, thank you po. Grabe itong biro mo. Parang sabi ni ma'am, sampo. Ito, hindi ko, ako sasabihin ko, ito minsan, alam niyo, naging biktima ho ang Western Union nitong mga tax scam noon. Nung nilapitan ho namin sa kalang main office dyan ho sa Cubao, ang sabi nitong kumag niya manager, hindi naman kami nalulugi. Natatandaan ka ba to? 2000, hindi naman kami nalulugi. Kumikita sila. Eng! Dapat malugi na kayo kung gano'n. Ayosip kayo, putok sa buho kayo. Ay, naku. Ngayon, samahan ka namin, Jay. At napapatawag nila. Eventually, sabi nga ni ma'am, hindi na nagre-reklamo. Siguro na ibabalik na yung pera. Pero dapat madisiplina ito, Tolbe. Kasi siguro ayusin lang natin niya si Jay. Ayos na yan. May mga kriminal pa ulit-ulit ang tawag doon. Recidivism. Yes. Oh, mag-ingat na lang. Ulit. Marami naman nun yung mga kababayan natin yung mga OFW.
Kunwari, nakapila dyan sa downtown Riyadh. Oh. Itong si Western Union. Lipat kayo, lipat. Luvillier. Oh. Eh, pilitan nyo, huwag na kayo tumingin sa Western. Dito na sa Luvillier, LBC. Oh. Okay. Laging, laging sa East kayo tumingin, huwag sa West. Oh. Huwag sa West. East, tama. Anyway, ito pa, ha? Idadagdagan ko na ito, Ben. Sige. Bahala kayo kung magpatulbo kayo. Yan ang hamon ng durobong kontraktor sa IBA. Kinagrabyado niyang subcontractor. August 19, 2014 pa, kinuha ang subcontractor ni Pedrito Santa Maria III, ang general manager ng Intex Building Solution Incorporated na si Jojo Nate. Mm. Sina Jojo ang gagawa ng ceiling at drywall ng mga proyekto ni Pedrito na condominium at office building sa Metro Manila. Mm-hmm. Sa bawat matatapos na proyekto, may 10% retention fee na dapat makuha ang subcontractor. Mm. Pero sa unang proyekto pa lang ni Jojo, hindi na ibinigay sa kanya ni Pedrito ang 50,000 or 50,600 retention fee. Tuloy-tuloy lang sa paggawa ng mga proyekto ang subcontractor hanggang sa umabot na nga, Tolbe, na 30 proyekto. Wow. Ang nayari nila mula 2014 hanggang 2017. Mm. Ang problema, matindi ata ang bagok sa ulo ni Pedrito at nakalimot nang ibalik ang retention fee ng mga proyekto ipinagawa niya kay Jojo. Matindi nga siguro. Pumalo na ang utang niya kay Jojo sa mahigit 1.2 million. Wow. Base sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, hindi rehistrado ang Intex Building Solution Incorporated. Dagdag pa ni Jojo, nito lang Enero, ang huling usapan nila ni Pedrito, sinabihan siya ng ungas na, bahala ka, magpatulpo ka na. Ungas na! Anyway, kasama natin ngayon si Jojo, kaya tatawan lang natin kanina pa konsumido si Jojo natin. Sir, eh, bakit daw ayaw niyo ibigay? Siyempre, tinanong niyo, boss, bakit ayaw niyo maibigay yung retention? Bali, nung January 6, pinapunta po ako doon sa opisina nila. Bakit daw? Eh, akala ko isisettle na nga nila yung ano, magbabayad na. Oh. Hmm. Ayun pa, eh, pagdating ko doon sa opisina nila, aayusin pa daw nila. Oh. Laging ganun ang sinasabi nila. Panahon, sa, opo. May tics pa nga sa akin na ganun lagi. Hmm. Aayusin daw nila. Sir, yung retention na yun, nasa kontrata nyo naman. Opo. Naka-stated dyan sa contract nyo. Opo. Mukha meron. Na, ayan, ayun pala yung papa. Parang 10%, no? 10% ba? 10% ang retention. Opo. Okay. Hmm. So ang sabi niya, bakit laging wala ba siyang pera? Ano Roman, hindi mo ba tinanong, bakit boss, wala ka bang pera? Eh, yun ang lagi nilang sinasabi, antayin pa daw yung bayad ng kliyente nila. Eh, ang tagal na nung hinihingi ko sa kanila. Oh, okay, okay. So, kailan ho itong huli kayo nag-usap? January 6 po. Sinabunta ko sa opisina. Tapos ang sinabi, balik na naman. Hindi, eh, sabi ko, by Monday po, bali pupunta na lang po ako sa Tulpo, lalapit na lang po ako sa... At ano sabi ni Kumag? Eh, sabi niya, pag-uusapin lang tayo ni Tulpo, bahala ka kung ano sabi niya. Talaga? Alam ng gagawin. Sanay na sa kagaguhan ni Kumag. Hayop na ito. Ungas ka talaga. Tulpo. Anyway, ha? Uy, kung nakikinig kang... Pedrito. Pedrito Santa Maria na third ng Intex Building Solution kinaihupak ka. Hindi ka na yung pag-uusapin. Oh. Hindi diretso namin, sasabahan namin sa NBI. Yun. Itong kompleto para makasuha ka ng istapang hinaihupak ka. Bobo! Laking mo 1.2 million. Malaking salapi. Oh. Yung buti sana kung 100,000 piso, 1,000. 1.2, o gag! Oh. Abay! Anong tawag ko dyan, ugaling estupido na talagang naging ito'y kaugalian na talaga. Nanlalamang. Talaga, sanay na sa kalukuhan, Lolpe. Kabisado niya, pag-uusapin lang tayo. Oh, yeah. Wala naman mangyayari dahil pag-uusapin kayo. Makinig ka. Sos Mario Josep, yari ito sa kanyang lisensya. Wala ngang lisensya dahil hindi nakarehistro sa PICAB. Hindi, anong gabi? Kaso ito. Kaso sa NBI or sa... Sus, sa mga opisina nito. Sa HLURB, pwede rin. May business permit. BPLO ng... Rizal, sir. Ay, naku. Rizal, dali natin yun. Oo. Sige. Dito na lang kasi. Alam mo, kawawa rin to si Jojo dahil nakwentongan niya rin sa akin. Yung mga trabahador mo, ikaw mismo nagsweldo, di ba? Apo, yung ano nga po, yung mga alahas ko, oh, yun, no? Sinala ko na po lahat na hindi ko na natubos. Oo. Oh.
Dahil natatakot siya, baka awayin siya ng mga... May detrit na rin po ako sa mga tao na hindi ko rin nabibigyan ng ano. Kawawa nga. Eh, dapat itong si Pedrito, pangalan nito? Pedrito Santa Maria. Santa Maria. Pedrito Santa Maria, kung may nakikinig na NPA, bahala ka sa buhay mo. Matara, marami dyan sa Rizal. Ako yung sinasabi ko, may mga mababait na mga NPA. At ito'y pag nakita nalang ganito ang ginagawa mo, abay, naku, hindi ka sasantuhin, loko-loko ka. Ito, sa si Sir Eleno Tolentino, ang head ng Business Permit and Licensing Office ng Taytay Rizal. Magandang hapon po, Sir Eleno Tolentino. Opo, speaking po. Si Erwin Tulfo po ito, Sir. Hapon, Sir. Live po tayo sa PTV4 kasama si Alex Santos at Ben Tulfo, Sir. Sir, hingi lang kami ng tulong sa inyo. Ano po yun? Dahil di po ba kayo ang hepe ng business permit. Opo. Itong Pedrito Santa Maria III ng Intex Building Solution na may tanggapan dyan sa inyo at negosyo sa Taytay, nag-ooperate. Ang problema, sir, may utang siya dito sa isang subcontractor ng 1.2 million na accumulate na ayaw magbayad ni Buang. Opo. Baka pwede, sir, kansilahin o kausapin nyo ito na bayaran itong pobre or kansilahin na ninyo yung kanilang business permit. Sabay, sasampahan na rin ho namin ng kaso ito sa NBI. Dagdagan natin to Lerwin, ano? Ito kasi, nag-ooperate sila, wala silang lisensya. Walang lisensya, sir. Sa bilang kontratista sa pick-up, pero nakakapag-operate ho sa inyo. Paano nangyari yun, sir? Ganito po yun. Nakita ko po yung tawag na secretary nyo. Tinignan ko sa computer. 2016, nag-apply siya new. Then, 2017, Bago lang. Sa computer. 2016, nag-apply siya. Nirenew siya ng 2017. Kaya bagong-bago lang po siya. Ngayon, sabi po ng secretary nyo, meron nga po nagko-complain. Sabi ko, hindi naman ako abogado. Sir, ganito lang, hindi nga kayo abogado. Ang inyo magagawa, patigilin mo ng operasyon. Dahil unang, ang kanilang lisensya to operate is nakaakibat ho dyan sa kanilang pagiging lehitimong kontratista. Hindi ho lehitimo Ipasaran nyo na, sir. Bogus, sir. Bogus, ibig kong sabihin. Abay, kayo na loko. Mantakin nyo, ang galing nito, sir Matatanggap niyo ba kayo na loko? Ang sabi ko po kanina doon sa secretary. Sir, ganito, matatanggap niyo ho ba? Or papasara na ho natin? Hindi ko po alam kung may kapangyarihan na kung bigla ipasara. Hindi, ibig sabihin, idulog mo sa mayor mo para sabihin, sir. Si mayor pwede ho. Sino bang mayor niyo dyan, sir? Sino mayor niyo dyan? Taytay. Mayor Joring Gakula po. Mayor! Kung ikay, alam, ay, mayor, hindi kagandahan na marinig na may bogus dyan na kontratista na namamayagpag dyan sa Taytay na nakakuha ng business permit pero bogus. O ngayon, okay na ba sa'yo? Makakaya mo nang palapitan si mayor, pakilusin. Kaya mo naman. Kilos! Pronto! Inilalagay lang natin sa tama. Etong tama. Etong tama. Makinig ho kayo, ano? Gusto mong tama at katotohanan, sumunod ka. Bogus. Nakakapag-operate. Binigyan nyo ng lisensya, tuwirin nyo ang mali ninyo. Yan ang tama. Paano po nasabing bogus? Wala ngang lisensya Lisensya sa... Sa pick-up, sir. Alam mo ba ang lisensya ng pick-up? Contractor siya, sir, ng mga construction. Bogus! Hindi po siya rehistrado sa pick-up, hindi siya rehistrado sa DTI, Mr. Eleno. Pero binigyan nyo sila ng lisensya na makapag-operate yan, makapangutrata, sir. Mga pangloko! Wala silang license, Mr. Eleno. Tama po ba yun? Ate, inspeksyonin ko po yung mga requirements. Hindi ko... Kilos ka na, pronto. Ito na kami na gumawa nga ho ng research. Jesus Mariosep. Opo. Ito pong... Itong pagpasok namin ay July 2016. Nag-apply sila January 2016, which is... Sir, bogus nga, sir, Pwede na i-cancel. Hindi po, kayo lang nagsasabi. Hindi, wala. Ang pick-up ho nagsabi. Na-check na ho namin ang tigas ng bumbunan nyo, Kaya ako sinasabi to... Nakapag-operate, hindi ho pwede mag-operate ang isang bogus na wala hong lisensya bilang kontratista.
Okay po, pakinggan ninyo ako. Pakinggan niyo. Okay, pakinggan kita. Sige, mga tiwiran ka. Gandahan mo. Sige. Sa dami ng establishment na naka-registro sa amin. Kami na hon, tumutulong sa inyo para sabihin ang pick-up nagsabi bogus. Oko po. Alright. Tinatanggap ko po, sabi niyo bogus. Oh. Pero limilitaw, parang kasalanan namin na nagpa-operate kami na bogus. Well, nasa, kayo ho ba yung nagbabalat si Buyas? Hindi ikaw ang problema. Ito ang problema. Tanggalin mo ang sarili mo. Huwag ka magbalat si Buyas. Hindi po ako nagbabalat. Huwag mong personalin to. Hindi ka, eh, kaya kami lumapit sa iyo para ayusin mo. Tumulong ka. Gobyerno ka. Sir. Oo, tutulong ako. Ayun! Oh. Hindi ko didinay. Makinig ka. Para tayong dalawa nag-aaway. Natutuwa tong putok sa buong kontratisang Sir Eleno. Oh, ito, ako na lang ha. Sir Eleno, ganito na lang ho. Ilapit niyo po kay Mayor. Baka si Mayor po ang pwede hong makatulong ho dito. Doon, o yun. Ganito na lang ho. Tulungan nyo, gipitin nyo po itong si Santa Maria, Ginoong Santa Maria. Alam mo, boss, panghuli na lamang ka bago mo ibabayan, dahil alam kong kating-katingan na ibabayan telepono. Sabihin mo na lang, ang gusto lang naming marinig tatlo at mag-complain at paimbestigahan ho namin kagad yan. Asap, hindi yung, hindi ko alam, legal process, sawang-sawa na kami. Panahon pa ni Pinoy ang lintik na due process. Gawin mo ng trabaho mo, imbestigahan mo, kung kaya mo ipasala, kung hindi, eh isipin ang tao na kumpari mo yung lintik na Santa Maria na yan. Mag-iisip na masama. Sir, mag-iisip na masama. Sa gradong bagay yan. Imbestigahan nyo na lang, sir. Ano po? Magtulong na tayo, sir. Ayan. Yun, yun na po yun. Period. Ha? Tama na. Okay. Huwag na ho kayong... Shut up and just do it! Laga! Putok sa buho. Daming sinabi. Pwede naman yung gawin ka. Tulungan na lang yan. Eh, papaabot ganito, sa mayor. Boss, sa papaabot sa mayor, samahan naman kayo sa NBA para magsampa ng kaso. Eh, dyan pala dito si SP1 Richel Subong. SP1 Richel Subong, nandiyan pa kayo? Sa rento? Madali na yan. Charge? Umuulan. Wala. Siguro, okay. Idulog na lang natin. Richel, idulog na lang natin. Linawi na lang natin to, Lerwin, ano? Pag kami kumatok sa inyong pintuan, ibig sabihin, kumakatok kami para humingi ng tulong para sa reklamo. Pag kayo'y nilagay niyo sarili niyo, nagbabalat si buwis kay mga putok sa buho kayo, trabaho ninyo, gampanan ang sinasabing tungkulin na tumulong. Lalo na pag taong gobyerno, ikaw, kausap natin Elenong Tolentinong putok sa buho ka rin. Yung mayor mo, mahihiya sa iyo. Kung nakikinig ka pang kumag ka, makinig ka, kumag ka, inko'y kulohoy. Huwag kang balasuma sa susunod kasi paglalaro ang ka lang namin, magiging katawa-tawa ka. Umayos ka at ang mayor mo nakikinig ngayon, may panahon pa para ayusin to. BPLO ba yun? BPLO, siya mismo. Dapat, Sir Eleno, gayahin mo yung BPLO ng Quezon City. Yan! Kita mo! Pagaling. Hindi yung puro ka, knock-knock, ha? Marami na kami, hindi lang ikaw, kauna-unahan namin nakausap na BPLO, marami na. Ay, pero alam ikaw mo, pinakatanga. Napansin mo kanina, mataas ang blood pressure niya. Ayun. Tumaas agad. Tama nga. Mukhang may gallbladder problem. Parang, mga ganito. Medyo maitang ulo. Eh, tulad nitong isang 36 years old, 2016, na mag-check out, nalaman niya, may bato. At sus, ito'y sa abdo. Ay, tumaas ang dugo. Umabot sa 140 over 90. Kaya, magpa-check kayo the blood pressure. Magtrabaho kayo. Kumbaga, ito'y nagsusuka. Nahirapan lumakad. Baka ganun si Tolentino. Palagay ko. Pero nung uminom ang King's Herbal, ito'y solusyon. Maaring itong solusyon mo. Subukan mong King's Herbal. At ito'y sigurado magkakaroon ka ng lunas. Panoorin. June 2016, lamang ko na may sakit ako sa may gallbladder. Masakit yung ganito, yung parang siyang umiikot. Isa pa ako, hindi ako makalakad. Kailangan ko pa ng tungkod para ano, payong ang gamit ko para makalakad ako. Yung makirot siya sa ganito. Makirot talaga siya. May high blood din ako. Yung blood pressure ko, pag nag-140 na, hindi ko na kaya. Naihilo na ako. Yung asawa ko, mayroong kaibigan. Sabi niya, mag-King Herbal. Hanggang maramdaman ko, sabi ko, hindi naman ako sumasakit na yung tiyang ko. Yung pa ako, hindi na rin sumakit nung minum ako ng King Herbal, pati yung sa
high blood ko, hindi na rin tumataas yung BP ko. Yung pag-inom namin ng King Herbal, nagkaroon ng malaking ginawa. Napabuti ng King Herbal yung nararamdaman ko. Okay mga ka-KP, nagbabalik po tayo. Kapag sinabing wonderful beach, ba, nangunguna po at napatok po dyan ang Boracay Island. Pero mga ka-KP, sa dami ho ng mga turistang pumupunta ho dyan sa Bora, abay tuluyan na hong nasisira po ang islang yan. Ang namimiligrong paraiso, isasalba daw ho ng ating pong gobyerno. Panoorin po natin. It's a wonderful day, Philippines. I'm Secretary Juan de Turfteo of the Department of Tourism. Alamin natin ang pinakamahalagang balita tungkol sa turismo ng bansa. Kapag sinabing Boracay, una mong maiisip, beach paradise. It's the Philippines' top tourist draw, internationally known for its dreamy and postcard-perfect beaches. Dahil dyan, buhay na buhay ang tourism industry sa Boracay at masigla rin ang kabuhayan ng mga taga-isla. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nasisira ang likas na ganda nito. At kung hindi maaagapan, darating ang panahong hindi na ito matatawag pang paraiso. Ang nakaaalarmang sitwasyong ito ng Boracay ang tinututukan ngayon ng Department of Tourism o DOT at ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Nagsanib pwersa ang dalawang ahensya para solusyonan ang mga problemang pumepeste sa isla. Una, ang pagwawalang bahala sa 25+5 law. Some of the establishments, the resorts, are no longer putting into mind yung 25+5 rule, yung distance sila from the shore, that's one. Pangalawa, ang traffic na sanhi ng overcrowding. Dati from Tagbanport to the resorts in Station 1, wala pang 20 minutes, nandun ka na. But because it's now being overcrowded, aabuti ka ng halos isang oras or even more just to get from Tagban to your resort in Station 1. Pangatlo, ang problema sa drainage na nagdudulot ng mga pagbaha. If you've noticed, noong December, grabe yung baha sa kanila. Tips na or something. Pang-apat, mga basura na direktang umaagos sa dagat. Pang-lima, ang problema sa solid waste disposal. At pang-anim, ang over-issuance ng business and environmental permits sa hotels at resorts. And to get the bigger picture, ikinasa ng DOT at DENR ang isang aerial inspection sa isla. Doon ay nakita mismo ni na DENR Secretary Roy Simatu at DOT Secretary Wanda Tulfoteo ang iba pang mga paglabag ng ilang mga nakatayong gusali rito. They both realized na marami ng mga establishments na halos nasa dagat na, which is alam naman natin is, you know, already a violation of the law. And they also saw that there are some protected areas, ito yung tinatawag na timberland, na dapat hindi tatayuan ng kahit anong establishment. Pero unfortunately, in some areas of that timberland, meron na rin mga resort, meron na rin mga bahay. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sabay bumisita ang mga leader ng DENR at DOT sa Boracay. Para sa isang inspeksyon at meeting, kasama ang local government units at tourism stakeholders. Agad namang nailinya ang ilan sa mga solusyong sasagot sa lumalalang problema ng lugar. Number one is to test the water, meaning will you bring in most of my
DNR personnel specializing on Clean Water Act to come here and test the water all over the island in the swimming area. And second one, we'll have a individual will join the mayor in the census of its building in Boracay, meaning they should be compliant of their building permit. We'll check their drainage system and titignan kung saan ka nakatotok ito. Isa-isa, yung mga without building permit, sorry lang, they are not supposed to be here. Yes, sir. CHESA has allocated $716 million for the Boracay drainage system. We had a budget for 2017 and we're waiting for board approval of another $400 million and another $400 million for 2018. We want to fix the drainage system and then probably the president will issue EO on what to do in Boracay. I said that Secretary Simato na we will present this to the President on the next cabinet meeting, yung problema ng Boracay. Para this time, the President will issue an EO para maayos natin ang Boracay. I really want, for as long as the Secretary of Tourism, I will do everything to fix Boracay. Yun po ang aking promise sa Boracay. Kaya para sa mga nahook na sa ganda nito, first-timers man or regular beach bummers, nakakaasa kayong sisikapin ng administrasyong ito na ibalik ang dating ganda at sigla ng Boracay. It's been a wonderful day, Philippines. Samahan niyo ako muli as we bring you the latest travel trends here in wonderful Pinas. Nadedelay po ako ng menstruation po, 3 to 4 months. Kapag nagkakaroon na po ako, sobrang masakit po yung puson ko. Tapos masakit din po yung ulo ko. Dahil po doon, hindi po ako nakakapasok sa school. Sobrang mamamaluktot ka po talaga. Tapos nakakaiyak po, ganun. Si Julie May Aliman ay nakilala ko. Bumili sa akin ng King's Herbal at gumagamit ang kanyang lola na si Ate Baby Mirabelles. Naikwento niya sa akin na hindi ito nagkakaroon ng menstruation na regular. Namimilipit siya sa sakit. Kaya ang sabi ko dun sa lola niya, bakit hindi niyo po subukan na painumin din siya ng King's Herbal? Pagka next month po, nagkaroon na po ako agad. Maayos na po yung dalo niya, tapos hindi na po siya as in masakit. Nakakapasok na din po ako sa school ng ano, kahit po na meron ako. Dahil po sa aking serbat, naging maginhawa po yung pakiramdam po. Bagong taon na pero hindi pa rin nagbabago ang paborito nating developer, paring Alec. Nako. Ang ProFriends. Nako. Ito at tumirada na naman. Panoorin. December 2015, nainganyong bumili si Teresa Iida ng lupa't bahay sa Lancaster, New City ng ProFriends sa Bacoor, Cavite. Nakausap niya ang ahenteng si Liway Bihasa at ipinakita sa kanya ang aktual na bahay na kanyang bibilhin. Agad siyang nagbigay ng 20,000 pesos bilang reservation fee. Nung nakita ko sa Facebook, nang gabing yun, tinawagan ko yung agent. Ang sabi sa akin, una, yung reservation, 20,000.
agad-agad din nagbayad din ako kinabukasan o 2 days pa yun. Tinanong ko muna siya kung talagang mabilis silang kumilo. Sabi niya mabilis daw. Ngayon ko nagdadalong isip ka, sabi niya wala namang problema. Pwede naman i-refund niyang pera mo. Sabi nga ganun sa akin. So nagtiwala ako doon. Noong December 12, 2015, nagbayad ng 409,800 pesos itong si Teresa bilang down payment sa bahay ng kanyang bibilhin. Nangako umano ang pro-friends na matapos lamang 2 buwan, makakalipat na rin agad si Teresa sa napiling bahay. And then, sabi kong ganun, kung sakaling ano, gusto ko rush yung ano, yung paglipat kasi yung bata mag-aaral. Basta mag-ano ka ng down payment, ano, 2 to 3 months pwede ka na lumipat. Ang sabi nila, mga February pwede na ako lumipat. Kailangan ko na sagot kung okay na ba yung bahay, nalinis na ba o ano, may kuryente na ba. Isin, wala. And then, February 5, pinasilip ko sa kaibigan ko kasi wala, hindi pa na ano yung mga damo. Dahil dito, nagdesisyon si Teresa na ikansela na lamang ang pagbili niya ng bahay sa ProFriends noong April 2016. Pero masaklap, hindi pumayag ang ProFriends na ma-refund ang kanyang ibinayad. Umuwi ako para i-pull out yung mga cheque. Ang sabi sa akin, ano daw, wala daw refund. Ibenta ko daw sa kapatid ko, kamag-anak, para maibalik yung pera. Sabi ko, wala tayo usapan na ganun. Hanggang ngayon, hindi na raw pinapansin ng ProFriends ang reklamo ni Teresa. Ay nako, para sa Kilos Prontong Aksyon, nasa linya si Attorney Luis Paredes ng Housing and Land Use Regulatory Board o HLURB. Magandang hapon po, Attorney Paredes, sir. Magandang hapon din po. Si Erwin Tulfo po ito, kasama si Tolben at Alex Santos. Sir, ilalapit lamang namin, isa na namang reklamo laban sa ProFriends, Attorney. Nag-down na po itong kawawang complainant namin. Nagbigay ng reservation, pina 20,000. Nagbigay ng 400,000. Awa ng Diyos, di pa rin nakakalipat. Ngayon, hiningi na lang refund. Ayaw namang ibigay sa kanya, Attorney. Sige po, papuntahin nyo lang sa opisina. Para maibigay, maibalik ulit sa kanya. Kasi parang ayaw na akong ibalik eh. Dinidribble-dribble na lang itong pobreng complainant. Pero ito sir, liwanagin ko lamang kasi mayroon ng bagong may-ari, di ba, Tolben? Itong ProFriends. Ano na, GT Capital. GT Capital. Itong nakatransact niya yung mga dating durobo pa, noong 2012. Mm-hmm. Ito, bago na po itong GT. Last year po yata nag-take over ang GT, in fairness sa kanila. Mm-hmm. Wala ho silang kinalaman dito. Pero attorney, ito na lang, ano, mas maganda siguro kung kayo ho'y manghihimasok dito, mas maganda ho siguro maglagay na ho kayo ng action desk para sa dito ho sa ProFriends at marami ho magsusulputan dito. Ang problema ho kasi, kinakailangan one-stop shop na lang lahat ng mga reklamo para ma-actionan nitong GT Capital. Alam ko naman sila'y kikilos dito dahil ang pag-assume ho nila, assuming also yung sinasabing accountability so liabilities ng iba, nasa pangalan ho ng GT Capital, hindi ho ba? Sige po natin na pwede natin magagawa na ano, no? Baka mag-dedicate na lang tayo ng... Oh, okay. Dedicate na tayo. Yan ang mag-dedicate. Anyway. Thank you, Attorney. Thank you na lang. Oh, ito pahabol ha. Abay, pag kayo ho'y babae, importante ho kung minsan nagpapacheck ho kayo sa mga bagay na kung saan malalaman nyo kung meron ho kayong cancer. Ito, sumailalim ho ng chemotherapy, radiation. Gumamit ho siya ng King's Herbal habang ito ho'y sumailalim ng tatlong therapy. Alam niyo ho na hindi ho nagkaroon, hindi siya na naramdaman ang paghihina ng katawan matapos ang chemotherapy. Ang ginagamit lang ho, pagbigay ho ng sinasabing lakas ay yung King's Herbal. Panoorin. Last year na ako po yung nagmamaneho, papunta po kami Baguio. Bigla may naramdaman po ako na ano, parang may bumano sa akin, bumuho sa ano ko. Tapos nakita ko nga po yun, buong dugo. Sabi ko, ano to?
After nung biopsy po, doon po agad na stage 4B po ako, cervical cancer po. Chemo radiation ang ano ko doon. Bago ako mag-chemo, nakainom na ako noon. Basta sa umaga bago ako i-chemo, yun agad ang iniinom ko. Tinuloy-tuloy ko lang yung Kings. Masigla na naman po yung katawan ko. Nakakapag-drive na naman ako kung saan-saan. Nakaya ko na po ulit yun. Kaya sabi ng doktora, sabi niya sa akin, okay na yung ano mo, wala ka ng bukol. Sabi niya, ituloy mo lang. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, ituloy mo lang siya. Sabi po ni doktora, ang malaking tulong sa akin yung Kings. Susunod na po ha, huwag kayong mawawala sa Ben Tulfo Unfiltered. At higit sa sumbungan, imbestigan at isyong kailangan po natin solusyonan ng serbisyo pampubliko, dapat kilos. Pronto!